Mahigit dalawang araw nang nawawala ang isang bata na hulog sa creek sa Davao Oriental na naapektuhan ng bagyong Kaloy. Landslide at baha naman ay dinulot ng bagyo sa iba pang lugar sa Visayas at Mindanao. Nakatutok si Trisha Zafra. Halos wala nang makita sa daan papuntang bayan ng Claver sa kasagsagan ng bagyong Kaloy sa Surigao del Norte kahapon. Nagkalat ang mga bato at putik mula sa mga landslide, pero ang ilang residente hindi pa rin lumikas. Mas delikado raw kasi sa evacuation center sa tabi ng dagat. Ito naman ang 10 taong gulang na si Nico Sumambot bago siya mahulog at maanod sa Mati Creek sa Davao Oriental. Kasama niya ang 4 na kaibigan na maglaro sa creek nitong Biyernes. Ayon sa mga pulis, aksidenteng naitulak si Nico ng kalaro niyang si Ephraim Emiliano. Sinubukan pa siyang i-rescue ni Ephraim pero nahulog din siya. Nailigtas ng mga residente si Ephraim matapos ang ilang oras. Si Nico di pa rin nakikita hanggang ngayon. 2 bangka naman ang tumaob sa Loreto Dinagat Islands dahil sa bagyong Kaloy. Nailigtas ng mga mangingisda ang 4 na sakay ng mga bangka. Hindi na rin bumiyahe ang ilang barko sa Baybay City sa Leyte dahil sa malakas na ulan nitong Biyernes at Sabado. Ilang lugar din ang binaha. At sa dagat na sakop ng Guimaras, na-rescue ang 11 foreigner na na-stranded matapos masira ang pump boat nila. Galing silang Coron, Palawan at papunta sana sa isang diving site. Nagpapahinga na sila sa isang hotel sa Iloilo City. Trisha Zafra, Nakatutok, 24 Oras.